Hi guys, good morning. Ito guys, Isuzu Elf. May problema, namamatay yung makina at minsan pumapalya po. So check natin to. So ayan, wala naman check engine. Start nga natin. Uy, hard start. Ayan, medyo malog yung idling nya. Possible nito, fuel system problem. Ito, tingnan natin. Tandaan. Ah, parang pumapalya yung acceleration. At bumababa yung idling speed niya after mo bitawan yung accelerator. Mababa kaysa normal. Yun o. Pero malakas siya pag idiin mo talaga ng todo. So, tara, tingnan natin dun sa engine. Ayan, so medyo malog nga yung idling speed ng ating makina. Ayan o, sobrang alog. So unstable nga yung idling speed nyo. Minsan taas at minsan naman sobrang baba. At minsan nagno-normal rin. Ayan o. So may problema talaga yung engine idling system natin. Baba taas. So pag ganito mga problem, fuel system at possible yung ating suction control valve. Bagong palit na rin yung fuel filter nito. Last week pa daw. Ganun pa rin kahit pinalitan, pinalinis intake, ganun pa rin yung problema. Ito guys, suction control valve niya. Ilinisan mo natin yung connector. Yan. Tapos crimp muna. So ito, contact cleaner. Right. At i-check na rin natin ang throttle valve nito. Yung connector, ilinisan na rin at i-crimp. Contact cleaner tapos kabit na natin. Yan. Sa baba. Medyo malalim. Yan. Nakabit na natin yung connector sa suction control valve. At throttle. Start nuts. Ayeto, ganun pa rin. Hard start. At malog yung makina. So ayan guys, ganun pa rin yung idling ng ating makina. Walang pinagbago po after nilinis natin yung throttle connector at suction control valve. Ayan o, sobrang alog pa rin. So same pa rin ang problem, walang nagbago. So ibig sabihin, hindi sa wiring connection ang problema. So nasa mechanical problem na talaga to. So double check natin yung fuel filter at fuel pump. At tatanggalin rin natin yung connection ng throttle para malaman. So, uy, biglang matay. Start ulit. Pump. Tigas. Ayos. Kasi natigas. Pero pambitaw. Patay. Naman. Yun lang pag-pump to eh.
palya rin. Ah, ito. Minsan, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Fuel system to. Eto guys. Tinanggal natin yung connection ng throttle body. Ganun pa rin, pumapalya. Rough idling. So, yung throttle natin yan, naka-open eh. Na-fully open. So, walang problema sa intake system. So, ang problema nito ngayon, nasa suction control valve. Mga sa ilalim. Sa ating fuel system. So, try natin nga i-pump ulit. 6 na pump. 4, 5, 6. Yan o, patay. Ibig sabihin, hindi na kaya ng ating fuel system, yung ating supply pump. So, andyan yung suction control valve. So, ang problema ito sa fuel system, hindi sa intake. So, ayan, ibalik natin yung sa intake. Yun, hard starting unti. So, normal no, normal. Nakakapit yung intake control valve connector. So, controlled yan. Tapos ngayon, try natin i-pump ulit. 6 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa fuel system, hindi kayang ma-regulate ang ating suction control valve. Manumano na ano, troubleshooting. So, confirm nga na itong suction control valve yung problema natin. So, ito yung ipapalit na bagong suction control valve. Genuine Denso parts. So, tingnan natin pagkatapos palitan ng suction control valve. So, ayan. Ayos na yung idling. Hindi na naalog. Stable na eh. Ay, binayaran na pala tayo ni customer. So ayan guys, ayos na suction control valve yung pinalitan natin. Sana po may natutunan kayo. Thank you.